guys para i-discuss kung paano nga ba kumuha ng driving license dito sa Poland. Kahit wala ka pang karta pobito or TRC. So ayan, ang unang-unang dapat na meron kayo guys is PESEL number. And then kapag meron na kayong PESEL number guys, ang pangalawa nyong i-ready is yung working permit nyo at saka working contract nyo. So, ang next step nyo is maghanap kayo ng driving school na merong nag-i-English guys. Meron dito mga driving school na merong mga teacher na nag-i-English. Ayan, bakit kailangan ng driving school? Kasi guys, kapag magpa-practical exam na kasi kayo, kailangan ng recommendation ng school guys. Kaya ganun kahalaga yung mga driving school dito sa Poland. Kailangan guys na makapagpa-check up kayo ng doctor para sa mata nyo kasi yung magiging result ng haba ng itatagal ng license nyo, yung validity date ng license nyo is nakadepende sa result na ibibigay ng doctor sa'yo. Nakadepende sa eye test mo. So, kaya kailangan yung doctor test. So, kailangan nyo yung doctor test. And then, after nun, guys, kapag meron na kayong result sa doctor, so may recommendation na yung doctor, saka kayo ngayon, guys, pupunta sa Orsad Miaski dito sa Poland. So, yun yung parang, kumbaga sa Pilipinas is LTO. So, isusulat ko na lang dito, guys, kung ano ba yung spelling kasi mali yung pronounce ko. Hindi pa kasi ako marunong talaga sa Polish language. So, ayan, isusulat ko na lang dito yung tamang spelling ng Orsad Miaski nila dito sa Poland. So, ayun. Ang isasubmit nyo dun, guys, kailangan meron kayong PESEL number. Meron kayong tawag dito. Meron kayong yun nga, working permit, working contract, at saka yung recommendation ng doctor. Kailangan yun guys. Kasi, yung mga requirements na yan, kailangan para makakuha ka ng PKK number. Yun guys. Yun yung mahalaga dito, yung PKK number. Ano nga ba yung PKK number? Yung PKK number guys, so parang yun yung magiging registration number mo dito sa Poland habang ikaw ay kumukuha ng jury at saka ng practical test nila. Yun yung pinaka-identification mo. PKK number at saka yung PESEL number. So, yung PKK number, kinukuha yun sa Orsad Miaski nila dito sa Poland. So, kung saan mang city ka dito sa Poland, hahanapin mo lang yung Orsad Miaski nila or LTO, katumbas ng LTO sa Pinas, hahanapin mo lang yun and then dadalhin mo yung mga papers na kailangan nila. Yung una nila, PESEL na. Ayun na nga, ulitin ko guys. PESEL number, working contract, working permit. And then, kung may TRC kayo, yon much better. Hindi na masyadong maghahanap ng mga papel. And then, kapag may stamp ka pa lang, kagaya ko, stamp pa lang siya. So, yon yung stamp, papakita nyo rin. And then, yun nga. Next is yung result from the doctor. Kasi, meron kasi kayong pipil upan na form doon. Ayun. Bali, pagdating nyo dun sa Orsad Miaski, meron naman dong form. So, ituturo naman nila sa inyo yon. So, bali, ipapakita ko rin dito sa video kung ano bang itsura ng form na ginagamit para mag-fill up, para kumuha ng PKK number. Yun guys, nakalimutan ko rin palang banggitin na kailangan para din ng photo. Kailangan ng picture guys. Isang picture lang para sa kasama nung mga requirements na isasubmit mo sa Orsad Miaski. Bale, tawag dito. It's like a ang size niya guys is katulad siya ng passport photo, yon ganun. So kapag meron na kayong PKK guys, so start na yon. Ibig sabihin naka-register na kayo doon sa parang LTO nila, 'di ba? Naka-register na kayo doon. And then ang next step is pwede na kayong kumuha ng jury exam. All points na i-examine mo is 74, pero kailangan na maka-score ka ng 68. So yun yung kailangan mong ma-pass. Yun ang points na kailangan mong maging score pag nag-exam ka ng jury. So, ayan guys, medyo napakataas nun. Napakataas na, alam mo yun, kailangan kasi kapag nag-exam ka talaga, kung 68 points yung passing nila. So, 68, 70, 72, 74. Diba? 74 yung total points. So, kailangan, meron ka lang tatlo or dalawang mali sa exam mo. So, napakataas nung passing grade nila guys na hinahanap dito. So, ang kagandahan lang naman dito guys, pwede ka kasing paulit-ulit. Pwede kang paulit-ulit na mag-failed doon sa jury, wala naman silang ano doon. Wala silang restriction, wala silang tawag dito. Paano ko babanggitin? Wala silang restriction kung hanggang ilang take ka lang pwede. It's depend on you kung hanggang kailan mo maiipasa yung jury mo. So magkano ang jury exam? Ang isang jury exam guys is ang bayad is 30 zloty. So every time na mag-failed ka, always kang laging magbabayad ng
30 slotty. And yung duration time guys ng Tsuri exam nila is ano lang, 20 minutes lang. So within 20 minutes, kailangan maipasa mo yung exam. So in my case guys, yun nga, nakadalawang take ako bago ako nakapasa. And then, ayun, paano ako pinag-aralan yung, ano, paano ako nag-review para dun sa Tsuri exam guys? Ayun, bali, nung pumunta ako sa driving school, kasama na siya sa binayaran ko. Kumbaga, yung package deal na yung kinuha ko, meron na silang binigay sa akin na CD at saka book. Na yun, pag-aaralan ko lahat yun. Sasauluhin ko. Yung CD kasi guys, parehong-pareho yun ng exam na i-exam mo. So, bali, ang gagawin mo na lang is kailangan ma-memorize mo yung mga question kasi meron dong 2,000 question dun sa CD na yon kasama dun sa package na binigay ng teacher. And then, kailangan pag-aralan mo din yung libro kasi kailangan alam mo yung mga signage, alam mo yung mga rules nila dito sa road nila. So, ayun. Kaya kailangan bago ka mag-take ng Tsuri exam, guys, is sure na sure ka na na medyo marami ka ng alam or medyo kabisado mo na yung ano nila dito, yung mga rules nila sa kalsada. Kasi yun nga, medyo napakataas ng passing grade na hinihingi nila. So, ayan, nakadalawang take ako, guys. First take, failed ako. And then, second take, yun, sa awa naman ng Diyos, napumasa na ako, guys. Pero grabing pagsasaulo yun, guys. Alam mo yun? Pero in English siya nga pala, guys, ha? In English. Kasi dito, kapag foreigner ka, tatanungin ka naman nila kung marunong ka bang mag-Polish or gusto mo in English. So, yung Tsuri exam ko, guys, is in English din. And, so, and then, guys, yun nga, kapag nakapasa ka na sa Tsuri exam, so, ayun, pwede ka nang mag-proceed sa practical exam. Kung ready ka nang mag-practical exam, it's okay. Kung kinabukasan is gusto mo na bang mag-practical, kung meron ka ng schedule, so walang problema yun sa kanila. So, kailangan lang kasi ng recommendation ng teacher na yun nga, na ready ka na. So, bali, nung time ko kasi guys, inuna ko muna yung Tsuri, kasi hindi ko kasi kayang pagsabayin na nag-tsuri ako, nag-review ako sa Tsuri, tapos magpa-practical ako. Medyo hindi kaya kasi nagtatrabaho pa. Nagtatrabaho din ako guys, so every rest day lang ako pumupunta dun sa school para mag-aral ng practical driving. Kasi yun nga, zero talaga ako guys. Zero knowledge ako sa driving. So, hindi ko kayang pagsabayin yung Tsuri at saka practical ano ko, practice ko sa teacher ko sa driving school. So, ganun ang ginawa ko guys. Inuna ko muna yung exam ko. Sinigurado ko muna na makakapasa na muna ako sa Tsuri ko. And then, saka ako nag-start na mag-aral mag-driving. So, yun guys, sa mga driving school, ang tawag dito, ang minimum, ano ba? Paano ko ba sasabihin? Ang minimum guys is 30 hours. Until 30 hours. Kung hindi ka talaga marunong mag-drive guys, minimum nila para sa'yo is 30 hours. Ngayon, after 30 hours, then hindi ka pa marunong talaga, nakikita nila na hindi mo pa talaga kayang kumuha ng practical test, guys, hindi nila pipirmahan yung papel mo para makapag-exam. Kasi kailangan talaga yun. Kailangan yung recommendation nila na okay, ready na tong tao na to para kumuha ng practical test sa driving. So, yun, yung sa kaso ko guys, hindi sapat sa akin yung 30 hours kasi nga, zero knowledge talaga ako sa driving guys. So, ayun, so bali, ang alam ko, pumalo ako ng 50 hours guys, and then, bukod pa yung practice. Kapag ready na, pag nakita ng teacher na okay, ready na ako na kumuha ng practical test, so yun, saka lang nila ikaw i-recommend guys. So, kapag na-recommend ka na nila, mayroon kasi silang papel na isasubmit kasama ng PKK mo na okay na, ready na ako. And then, ayun guys, kukuha ka na ng schedule para sa practical test mo. And then, ito guys, yung kapag kukuha ka ng practical, kasi diba, tulad ko, foreigner, hindi ako marunong mag-Polish. So, meron ako guys na kailangan, required ng LTO nila dito sa Poland, required nila na meron kang translator kapag English ka guys. So, yun, bukod yung bayad mo sa translator, and then, bukod yung payad mo sa practical test. Bali, yung practical test, guys, is 140. And then, yung translator, ikaw pa yung maghahanap nun. So, kung may driving school ka, may re-recommend naman sila sa'yo na, yun nga, translator. So, in my case, guys, ang bayad ko sa translator is 200 zloty. So, ayun, 200 zloty, guys, ang bayad sa translator. One time lang yon. Kung exam, ang practical exam, guys, is 45 minutes lang yung duration nun. So, yung in 45 minutes, pabayaran mo yung translator ng 200 guys. So, yun yung kapag English ka lang, kapag hindi ka marunong mag-Polish. So, kung marunong kang mag-Polish, mas maganda kasi nga, hindi mo kailangan magbayad para sa translator. Third take guys, hi sa wakas. Sa wakas, nakapasa na ako sa aking practical test. And then, ayun nga guys, so, after mo na makapasa dun sa exam guys,
So, ayun guys. So, yun nga. Bali, pupunta ka na dun sa Ors and Miatsky. Sasabihin mo na nakapasa ka na. And then, yun. Makikita naman nila yun sa system na talagang nakapasa ka na sa exam. So, magbabayad ka na guys ng 100 zloty and 50 gross. Ayun. 100 zloty and 50 gross. Yun ay para sa card mo. So, ayun. Pag nakapagbayad ka na guys, so maghihintay ka lang ng maximum 3 weeks. In my case guys, 2 weeks lang naman ako naghintay. So, ayun nga guys. Bali, magme-message naman sila sa'yo kapag ready to pick up na yung card mo. So, ayun guys. So, ito na yung card ko sa driving license ko. Driving ko dito sa Poland guys. So, ayan. So, valid siya ng 15 years valid guys. Ayan. Yun yung duration ng validity ng ano ko, lisensya ko. And category B ako guys. Category B ang kinuha ko. Kasi dito by category. And then, yun nga. Tawag dito. And then, itong license na to guys, magagamit mo na kasi to sa buong Europe. Yun lang yung kagandahan kapag may license ka din dito sa Poland. Nakakuha ka ng license. Ayun, magagamit mo na to sa buong Europe. Pwede ka nang mag-drive, papuntang Germany, puntang France, puntang Italy. So, ayun guys, pwedeng-pwede ka nang mag-drive kahit saan mo gustong pumunta dito sa Europe. Allowed ka na kasi pare-pareho lang naman sila ng rules dito guys. So, ayun guys, sana may natutunan kayo and sana, yun nga, na-guide ko kayo kung paano ba kumuha ng lisensya dito sa Poland. And thank you so much guys sa panonood.